mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa halalan. Aatras na si Senador Bongo sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022. Ayon kay Go, nirerespeto ni Pangulong Duterte ang kanyang pasya, pero tikom ang kanyang bibig kung sino ang i-endorso ng Pangulo. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Ng lapu-lapu, ranggong magalong. Matapos ng ilang araw na pagpapahiwatig, nag-anunsyo na kanina si Senador Bongo. Hindi na siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan. Sa panayam sa San Juan, ibinunyag ng senador na ayaw na niyang lalo pang maipit si Pangulong Duterte. Wala rin daw sa puso niya ang pagtakbo. Hindi ko po inambisyon na maging presidente. Hindi rin po ako politiko. Hindi rin po ako nang gagaling sa malaki o kilalang pamilya dito sa ating bansa. Hindi ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod din. That is why I am withdrawing from the race. Ayon kay Go, may basbas ng Pangulo ang kanyang pag-atras. Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya. Handa rin daw siyang suportahan ang i-endorso ng Pangulo, pero ayaw niyang pangunahan kung sino ito. Huwag muna nating pangalanan dahil hindi pa po namin napag-uusapan. Hintayin po natin si Pangulong Duterte. Para naman sa kampo ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte, mas mainam na hintayin muna ang aktual na pag-atras ni Go bago sila magkomento. Ayon naman kay Aksyon Demokratiko Standard Bearer Mayor Isko Moreno, hindi niya tatanggihan ang suporta ng administrasyon kung sakaling siya ang piliing i-endorso ng Pangulo. Thank you. Thank you in advance. Hindi ako tatanggi. Ang pulubi, hindi nakakapamili. Kailangan ko na lahat ng klaseng tulong. Ordinaryong tao, kahit sinong tao. Kasi mabigat na laban to, malaki ang Pilipinas. Si Senator Ping Lacson ng Partido Reforma, walang planong ligawan o kausapin ng administrasyon para makuha ang suporta ng Pangulo. An endorsement is an endorsement. No, no matter kung ano yung kinikere ng endorsement, it's still an endorsement. Doon na lang muna tayo, but mahirap sagutin yung open or willing or will seek. But definitely, we will not seek endorsement kasi masyadong presumptuous. Ayon naman kay Senator Manny Pacquiao ng PROMDE Party, karapatan ng bawat kandidato na magdesisyon para sa kanilang sarili. Ikinatuwa naman ni Calio de Guzman ang pag-atras ni Go. Tama lamang umano na huwag nang ibalik ang panunungkulan ni Duterte sa Malacanang. Dapat na talagang huwag na magtangka ang mga Duterte na pumuesto pa sa mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Dahil talagang masama ang karanasan natin sa halos 6 na taong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Si Vice President Lenny Robredo sinabing karapatan ni Go na umatras. Pero siya sisigi lang sa pangangampanya. Karapatan niya naman yun. Karapatan niya magdesisyon kung ayaw niya nang ituloy yung kanyang candidacy. Kami kasi yung lakad namin, hindi naman relative to other candidates. Yung lakad namin, tuloy-tuloy lang kami. Hindi naman kami apektado ng mga nagsusubstitute, umaalis. Sa amin, klaro sa amin kung anong dapat namin gawin. Ginagalang naman ang federalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS, ang partido kung saan tumatakbo si Go ang pag-atras ng senador. Nakadakda rin silang magpulong para sa susunod na hakbang. Hindi naman ikinagulat ang PDP Kusi Wing ang desisyon ni Go. Magpupulong ang PDP laban Kusi Wing bukas, pero umaasa raw ang iba sa kanila na baka magbago pa ang isip ng senador. Kanina po nagtatawagan kami ng mga kasakapartido po at sila
still hoping, no, because na paniniwala po sa na si Senator Bongo will be able to really carry on the program that the president has started. Hanggang ngayon po, sabi nga nila, hindi nawawala ng pag-asa dahil sarado ang COMELEC ngayon, eh baka bukas hanggang mamayang gabi magbabago pa rin po ang pag-iisip, no po, at hindi na pumunta sa COMELEC. Sarado ang COMELEC ngayong araw dahil holiday. At ayon sa COMELEC, ang withdrawal o pag-atras ay kailangan personal na gawin ng kandidato. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Sa ibang balita, patuloy pa rin binabantayan ang bagong COVID-19 variant na Omicron. Ayon po sa World Health Organization, mahalagang masequence o masuri ang lahat ng samples na mga papasok sa Pilipinas na magpo-positibo sa COVID-19. Ito'y kahit pa galing sila sa mga bansa na wala pang nakikitang Omicron variant. Nagpa-patrol, Rafael Bosan. Malinaw ang mensahe ng World Health Organization. Kahit pa mababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nananatiling mataas ang banta ng sakit, lalo't nadaragdagan pa ang mga bansang nakakadetect ng Omicron variant. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We'd like to assume that it can act like Delta and may lead to really a high number of cases. And second, if ever there is an effect on the vaccine efficacy, our experts are saying that it is still effective, no, para sa symptomatic disease, severe and critical. So balik baka mas mababa ng kaunti. Dahil limitado pa ang impormasyon tungkol sa Omicron, hindi pa nakikitang mas nagdudulot ito ng malalang sakit. Wala rin nakikitang pagkakaiba ng sintomas ang taong tinamaan ng Omicron at ang ibang nagkasakit bunsod ng ibang variant. Ang higit na mahalaga ngayon, ang proseso ng whole genome sequencing na siyang makakapagkumpirma kung ang variant of concern ay talagang nakapasok na sa Pilipinas. Para kay Dr. Rabindra Abiasinga ng WHO Philippines, mainam na lahat ng sample na mga pumapasok sa bansa nitong nagdaang dalawang linggo na positibo sa COVID ay ma-sequence. I think the importance is to focus on those samples of people who detected positive at points of entry or recent arrivals during the last 10 days or 2 weeks because the likelihood of detecting the Omicron virus will be higher if we do whole genome sequencing in these as a priority rather than doing whole genome sequencing on all the cases. We have already done about 18,000 whole genome sequences and binalikan po natin yung ating database, wala pa po tayo nakita ni isang Omicron. Paliwanag pa ni Abiasinga, kahit pag galing sa bansang wala pang kaso ng Omicron, basta't positibo sa COVID, mahalagang ma-sequence. We need to be aware of the fact that many countries have limited capacity for whole genome sequencing and that's why I'm advocating that any returning traveler from overseas should be sequenced at a priority so that we get a head start on being able to detect the arrival of the virus variant in the country. Samantala, sa tweet ni Professor Guido David ng Okta Research, mula November 23 hanggang 29, bumaba na sa 204 ang average daily cases sa Metro Manila. Huling nakatala ng ganito kababang 7-day average ay noong pang ikalawang linggo ng Hunyo noong isang taon, bago pa maranasan ang tatlong malalaking surge sa NCR. Posible pa itong bumaba sa 100 pagsapit ng Pasko at bagong taon. Ito'y kung hindi pa magkakaroon ng epekto ang Omicron variant sa Pilipinas. Kaya naman, habang wala pa ang Omicron, mahalagang alalahanin ang mga leksyon na natutunan, partikular noong kasagsagan ng Delta variant. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sinabi ng World Health Organization na hindi pa kailangan sa ngayon ang muling pagsusuot ng face shield. Ito'y sa harap ng banta ng Omicron variant ng COVID-19.
Ayon kay WHO representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abeyasinghe, masyado pang maaga para ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face shield, lalo't pinag-aaralan pa ng mga health officials ang Omicron variant. Dagdag niya ang pagsunod ng physical distancing at iba pang health protocols ay mahalaga pa rin sa paglaban sa COVID-19. Una nang imumungkahi ni Pangulong Duterte sa IATF na pag-aralan kung dapat na muling ipatupad ang pagsusuot ng face shield. So I think it will be premature now to go there and say we need to reintroduce face shields, because we also know that there is significant public discontent on the mandatory use of face shields. So it's better to get public compliance with the measures that are there and take a risk-based approach to reanalyze whether we need to go into the use of face shields or not. Nakapagtala ang DOH ng 425 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa mahigit 2,832,000 ang kabuuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may apat na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos, sa bilang na ito, nasa higit 15,000 ang active cases. May 44 namang namatay para sa 48,545 na kabuuang bilang, habang mahigit 900 ang naka-recover para sa higit na 2,768,000 na total recoveries. Sa ibang balita naman, simula na bukas ang pagpapatupad muli ng number coding sa Metro Manila. Pero may ilan itong pagbabago mula sa dating nakasanayan na ng mga motorista. Nagpapatrol Doris Bigornia. Matapos ang halos 2 taong walang coding, panahon na para alalahanin kung kailan bawal ilabas ang sasakyan mo. Bukas, December 1, Wednesday, balik na kasi ang number coding. Bawal ang mga sasakyang nagtatapos sa 5 at 6 ang plate numbers. Pero may pagbabago ang coding ngayon, mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. lang, o yung tinatawag na PM rush hour. Numero ang pinagbasehan ng pagbabalik sa coding, sabi ni MMDA Chairman Benher Abalos. Nag-introduce ang grupo na why not just concentrate on the problem. And our data will show that the problem primarily is only during rush hours in the afternoon. It's 9.66 kilometers per hour. So ang gagawin na lang namin dito, ililimit na lamang namin dito sa oras na ito. Magagamit mo pa rin siya, pero umiwas ka muna ng traffic sa oras ng sinasabi namin, yung rush hour. Pero may slight problem pagdating sa 7 to 10,000 vehicles na pasok bilang TNVS. Public transport kasi ang touring sa mga yan, kaya dapat exempted sa coding. Ang gagawin na lang namin is that kung grab ka, talagang we have no choice. If a flag down ka namin, then you show proof talagang grab ka. And then papaanuhin ka namin. But for the meantime, we've already requested grab. Sila Noemi nakikipag-usap to put stickers. To put stickers. Pero yun nga, I was telling the group, baka pwedeng, meron din kaming counter sticker from the MMDA. Para dalawa. Kasi kung isa lang, baka mamaya, hindi ko malama, baka may fake. Kaya asahan ng magta-traffic sa unang araw ng pagbabalik ng coding sa oras na may hahawiing sasakyang bawal bukas. Paalala ng MMDA, exempted sa coding ang mga sumusunod, public utility vehicles, TNVS o yung mga grab at iba pa, motorsiklo at tricycle, truck ng basura, fuel trucks at motor vehicles na may dalang essential at perishable goods. May bentahe naman, sabi ng MMDA, ang pagbabalik ng coding, lalo't halos kasing dami na ng volume ang mga sasakyang nasa labas ngayon bago pa mag-pandemic. Sa tansya kasi nila, nasa 2,700 vehicles ang mababawas sa daan kapag may coding na. Ang peak hour natin nagre-range siya sa from 18,000 to 20,000 ang during peak hour. Ang per hour natin na dumadaan sa maximum 20,000 sa EDSA. Ang dominant talaga natin ay cars and motorcycles. Paglilinaw din ng MMDA, hindi exempted ang medical frontliners sa coding
kung hindi rin lang emergency ang lakad. Ang shuttle service ng medical frontliners dahil maghahatid sundo, pwedeng humingi ng exemption. Tuloy naman ang truck ban sa EDSA at ang mga light trucks bawal na rin mula Magallanes, Tagos ng Makati hanggang North Avenue, 5 a.m. hanggang 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Pupurbahan at ia-assess ang modified coding scheme sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Kapamilya, ginugunita ngayon ang 158th kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Sinalubong ito ng iba't ibang pagpaparangal sa ama ng Katipunan. Nagpapatrol, Rafi Santos. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang isang seremonya sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan bilang paggunita sa 158th kaarawan ni Andres Bonifacio. Nag-alay ng bulaklak at ginawaran ng parangal ng Pangulo si Bonifacio. I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation's health, safety, and wellness. Kasama ng Pangulo sa Pinaglabanan si AFP Chief of Staff Andres Centeno na nagpahayag ng paghanga sa katapangan at kabayanihan ni Bonifacio. Matapos ang programa, binisita ng Pangulo ang bagong rehabilitated na El Deposito Reservoir na malaki ang naging bahagi sa pagpaplano ni Bonifacio sa paglaban sa mga Espanyol noong 1896 Revolution. Sabay-sabay ding ginunita ang kaarawan ni Bonifacio sa iba-ibang panig ng bansa. Sa Maynila, pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang parangal sa liwasang Bonifacio. Sa Tondo, kung saan pinanganak si Bonifacio, nag-alay din ng bulaklak sa kanyang monumento sa Tutuban. Sa monumento sa Caloocan, sinarado ang ilang kalsada kaninang umaga para bigyang daan ang programa ng National Historical Commission at lokal na pamahalaan sa lugar, kung saan unang diniklara ni Bonifacio ang Katipunan. Nag-alay ng bulaklak at nagsagawa rin ng maikling programa sa lugar na pinangunahan ni Caloocan Mayor Oka Malapitan at ibang opisyal. Rafi Santos, ABS-CBN News. Gretchen, anong trending ngayon sa OPM? At i-trending ngayon ang latest music video ng Ben and Ben na Lunod tungkol sa issue ng mental health. Samantala, inihag naman ni Andrea Brillantes na muntik na siyang umalis sa showbiz dahil sa lupit na naranasan niya sa social media. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Sa gitna ng patuloy na pakislap ng kanyang karir, ibinunyag ni Andrea Brillantes na muntik na niyang layasan ang showbiz dahil sa panghusgang dinanas niya noon sa social media. Nagpapasalamat lang si Andrea, sandigan niya ang kanyang ina at iba pang kapamilya. Almost I gave up, I wanted to, pero I kept on fighting. Ito lang yung pangarap ko ever since I was 3 years old. So kahit na pabigay na ako, nilaban ko pa rin talaga. Ibinahagi din ni Andrea sa kapwa mga Gen Z, dapat huwag dumepende sa social media para hanapin ang personal na katuparan. Pinaka-grateful ako sa sarili ko na hindi ako bumigay kasi kung nag-give up ako, hindi ko rin mararating kung anong meron ako ngayon. Lahat na pinagdaanan ko, meron mga kapwa Gen Z ko na nakikita na kung kinaya niya.
at lahat kailangan ng karamay at may ilaw din sa dulo ng kadiliman. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Kapamilya, ilang linggo bago magpasko, mahigit 80 klase ng produktong pang Noche Buena ang tumaas na po ang presyo. Pero sa kabila nito, mas marami pa rin produkto ang napako ang presyo, habang ang iba may rollback pa. Nagpapatrol Alvin El Chico. Imbis na sa sari-sari store, sinadya ng mag-amang ito ang supermarket para mamili ng pangangailangan sa bahay. Mas mura umano rito ng ilang piso, kaya mas nakakatipid. Sa hirap ng buhay po eh. Kailangan namin na magtipid dahil unang-una, yung trabaho namin medyo tagilid ng konti. Pero kahit nagtitipid, bibili pa rin sila ng mga pang Noche Buena, hindi nga lang ngayon dahil wala pang budget. Siguro po ngayon hindi pa po muna kasi wala pa po silang budget siguro. Pero baka naman po bago magpasko, siguro po. Good news, dahil sa listahang inilabas ng DTI, marami sa mga produktong pang Noche Buena, walang taas presyo, ang iba may bawas pa. Affordable pa din siya, kaya natin tinanggal yung mga yung sa bulletin yung mga products na nagtaas ng presyo para masigurado natin na ito lang yung hahanapin ng consumers, na ito yung pinakaabot kaya. Sa 219 shelf-keeping units o SKUs ng Noche Buena products na minomonitor ng DTI, 110 SKUs ang hindi gumalaw, 20 ang may bawas presyo. Pero marami ring produktong pang Noche Buena ang may dagdag presyo. Kabilang na rito ang maraming brands ng fruit cocktail na karaniwang ginagamit sa mga salad. May ilang ham brands, pati na ang condiments, na nagmahal ng hanggang 11%. Si Aling Esther, ramdam ang taas presyo, kaya tinatanggal na rin ang pagiging brand conscious. Kasi ngayon, pag bumibili ka ng pangsahog ng ano eh, hindi na kasyang 400. Dati kasya. So, ibig sabihin, tumaas. Para sa mga supermarket owners, maraming pagpipili ang brand na mas mura, wag lang choosy ang mga customer. Pero sa ngayon, wala pang shopping rush kahit December na bukas. Maghihintay tayo ng 13-month ayuda. Padala ng remittance ng kamag-anak from abroad. No? Maghintay tayo ng source. We're hoping part of it this Christmas, part of it next year's election. And then the Philippine Reader Association is hoping next Christmas. Kinumpirma na rin ni DTI Secretary Ramon Lopez na wala ng galaw sa mga presyo ng mga basic at prime commodities hanggang dulo ng taon, kahit sangkaterbang manufacturers ang humihirit ng dagdag presyo sa maraming pangunahing produkto. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Ramdam pa rin ng maraming Pinoy ang epekto ng pandemya sa kanilang kabuhayan. Habang hirap pa rin silang maitawid ang pang-araw-araw ng gastusin, paano kaya nila pinaghandaan ang darating na Pasko? Pagpapatrol, Sandro Ochona. Walong taon nang nagtitinda ng buko si Jefferson sa kanto ng Manansala at CP Garcia sa Quezon City. Pero dahil sa pandemya, ang dati halos 1,000 pisong kita, naglalaro na lang ngayon sa 500 pesos kada araw. Single parent siya at dalawang anak ang umaasa sa kanya. Kaya ngayon pa lang, nagsusubi na siya para sa Pasko. Maglaan na lang ng budget para ano, kahit papaano, may celebrate pa rin yung Pasko, bagong taon. Siguro mga 500 to 1K, pwede na. Basta't mayroong ano, pagpapagandaan. Importante, masaya mga bata. May mga ano sila, makabili man lang ng pampasko nila. Kung tutuusin, maswerte pa siya kaysa sa jeepney driver na si Mang Jack. Hindi pa niya alam kung paano ipagdiriwang ang Pasko. At paano, nakakapag-uwi naman po ako ng minsan mga, wala pa naman ng 200, hindi umabot ng 200. Mga 130, 140, ganun po ang halos kinikita ko sa araw-araw. Baka kalimutan muna namin eh. Kung wala naman po talaga kaming panganda. Sa isinagawang survey ng DTI sa 1,664 na mga rehistradong micro, small and medium enterprises o mga maliliit na negosyong kanilang tinutulungan sa epekto ng quarantine measures sa buong bansa, umabot sa 61.8% ang nagsabing bumaba ang kita nila, 27% ang pareho lang at 11.2% ang tumaas ang kita.
Mas mataas naman ang bilang ng mga nabawasan ang kita sa NCR sa 72.9% habang bumaba ang bilang ng mga nagsasabing pareho lang ang kita o tumaas ang kanilang benta. Pero huwag dapat mawalan ng pag-asa ang mga kababayan nating nawala ng trabaho o nabawasan ang kita dahil may magagawa pa ilang linggo bago magpasko. Payo ng financial advisor na si Salvi Duplito, maging mas madiskarte para madagdagan ng kita. Kung 500 yung kinikita mo kada araw, magdagdag ka ng isa pang produkto. So aside from buko, sasabayan mo na, ay gusto nyo rin po ba ng saging? Gusto nyo rin po ba ng mangga? Yung kinita mo sa buko, okay na yun for your pang-araw-araw na gastusin. Pero yung kinita mong additional, because yung oras na yun, nagkaroon ka ng additional income, yun yung itatabi mo for your Noche Buena. Mahalaga rin anya na mag-ipon kahit 25 pesos kada araw. Dapat ring umiwas na umutang at pagkasyahin lang kung ano lang talaga ang meron. Naging malupit man ang nagdaang taon dahil sa pandemya, umaasa si Namang Jack at Jefferson na magkakaroon ng kahit kaunting ginhawa pagsapit ng Pasko. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Inumpirma po ng PBOX na isang phreatic eruption ang naitala sa Mount Pinatubo alas 12:09 kaninang tanghali. Wala po namang naranasang ashfall sa mga komunidad ng Zambales kung saan lumikha ng plume ang pagsabog. Nanatili po naman sa alert level 0 ang Mount Pinatubo. Pero nag-abiso pa rin ang PBOX sa publiko na iwasan muna ang paligid ng bulkan. Huling sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Sa lagay ng panahon, lumakas pa ang tropical storm Nyato na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito 1,525 kilometers silangan ng Southern Luzon. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, papasok ang bagyo sa PAR bukas ng hapon o gabi at tatawaging bagyong Odette. Posibleng lumakas pa ito hanggang typhoon category pero hindi ito tatama sa bansa at wala ring magiging epekto sa panahon. Liliko ito palabas ng PAR sa Webes. Bukas, muli namang lalakas ang amihan at makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 63 taon, ginanap ang Ramon Magsaysay Awards Presentation Ceremonies online. Kabilang sa mga nagwagi ngayong taon, ang mangingisda at environmentalist mula Sambuanga, Sibugay na si Roberto Balyon. Nanguna si Balyon sa pagtataguyod ng sustainable marine ecosystem para sa kapakinabangan ng kanyang komunidad. Bukod kay Balyon, pinarangalan din ang American humanitarian worker na si Stephen Munsey, Bangladeshi scientist na si Firdausi Kadri, Amjad Saqib na founder ng pinakamalaking microfinance institution sa Pakistan at ang watchdog isang Indonesian-based production house na matapang na naglalabas ng mga underreported issues sa kanilang bansa. Tuloy ang paghihigpit ng maraming bansa sa pagbiyahe dahil po sa banta ng Omicron variant. Dito sa Pilipinas, naging mabilis din ang paghihigpit sa border dahil na rin sa mga natutunan ng iba't ibang ahensya sa naging karanasan sa Delta variant. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Kung kailan lumuluwag na ang pagbiyahe sa mundo, bigla at kanya-kanya ulit sa pagsasara ang maraming bansa dahil sa bagong Omicron variant ng COVID-19. Kabilang na rito ang Japan na nag-anunsyo ng ban para sa lahat ng mga foreign travelers at hindi Japanese citizens sa loob ng isang buwan. Kanina sa Kyodo News Agency, sinabi ng Health Ministry sa Japan na mayroon na silang isang kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Ang Hong Kong, lalo pang pinahigpit ang dati na nilang mahigpit na restrictions. Bawal ang mga foreigner na galing o bumisita sa South Africa at 7 iba pang bansa sa Afrika sa nakalipas na 21 araw. May 3 kumpirmadong kaso ang Hong Kong ng Omicron.
Ang Singapore hindi na rin magpapapasok sa kanilang border ng mga galing sa South Africa at anim na iba pang bansa sa Africa. Ang mga Singaporean citizens at residents na galing sa mga bansang ito ay pwede pa rin makapasok pero kailangan sumailalim sa 10-day quarantine. Ang Thailand na binuksan ang kanilang bansa sa turismo kamakailan, hindi muna papayagan ang mga galing sa walong bansa sa Africa. Mula sa North America hanggang sa Middle East at sa Europe, kanya-kanyang paghihigpit ang ginagawa ng mga bansa para matiyak na mapigilan ang pagkalat ng Omicron. Si US President Joe Biden sinabi na cause of concern ang Omicron, pero walang dahilan para magpanik. The sooner or later, we're going to see cases of this new variant here in the United States. We'll have to face this new threat just as we face those that come before it. Today, there are three messages about the new variant that I want the American people to hear. First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. Hindi bababa sa 17 bansa ang nakatalana ng pagkakasakit bunsod ng Omicron variant. Naunang inireport ng mga eksperto ng South Africa sa World Health Organization noong November 24. Ang Pilipinas binawi ang pagbubukas sana sa December 1 ng border sa foreign travel. Nauna na rin pinalawig ang red list o listahan ng mga bansa na banned ang biyahe sa Pilipinas. Ayon sa Philippine College of Physicians, kailangan pang masigpitan ang mga biyahe papasok ng Pilipinas, kahit ano pang bansa ang panggalingan. We do not actually know who among the travelers will actually carry this new variant. So I think it is safer if we apply one policy for all. There is always wisdom in being consistent, putting them immediately on quarantine as soon as they come in, and then testing them on the fifth day. Dinepensahan naman ng DOH ang dahilan kung bakit hindi kasama ang Hong Kong sa red list ng Pilipinas. Kasi sa Hong Kong, yung mga nare-report nilang kaso ay mga imported cases lamang, no? At mga nahanap nga nila sa quarantine facility. The assumption is these people have not returned back to their households. And as such, na-control, no? Or na nakita pa sila doon at na-isolate at na-manage pa sila. Yan ang dahilan kaya hindi muna natin siya nilagay sa red list. Ayon naman kay DILG Secretary Eduardo Anyo, naging mas maagap ngayon ang bansa kumpara noong unang nadiskubre ang Delta variant. Nung sa Delta, medyo sasabihin ko na medyo na-late pa yung reaction natin doon. So ngayon nakita natin yung countries like Israel, Japan, total ban yung ginawa nila sa mga foreigners. Pero hindi naman kailangan natin gawin yan, kaya nang stricto lang tayo sa ating border, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng ating quarantine mo. Quarantine protocol para sa mga arriving na passengers. Ayon naman kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, naiintindihan ng mga tourism stakeholder ang pagpapaliban sa pagbukas ng Pilipinas sa mga fully vaccinated foreign travelers galing sa mga green list countries. At kami naman sa tourism, though nalulungkot kami na dapat magsisimula na December 1, naiintindihan namin because health and safety first ng mga Pilipino ang nangingibabaw. Sa ngayon, ayon sa mga eksperto, pagsunod sa health protocols at pagpapabakuna laban sa COVID-19 ang mga paraan, hindi lang para proteksyonan ng sarili, kundi ang kapwa. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Ngayon pa lamang naghahanda na ang mga ospital sa posibleng pagpasok ng Omicron variant. Pero may ilang ospital na problema pa rin ang kakulangan ng healthcare workers. Nagpapatrol, Bianca Daba. Malaking hamon para sa mga ospital sa bansa ang idinulot ng COVID-19 pandemic. Halos walang pahinga ang mga health worker, sunod-sunod ang pagdating ng mga pasyente at punuan ang mga ospital. Pero sa nakalipas na ilang buwan, ramdam umano ng mga ospital ang mas kakaunting bilang ng COVID-19 patients kasabay ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit. Kaya sa banta ng posibleng pagpasok ng Omicron variant sa bansa, ngayon pa lang ay naghahanda na ang San Lazaro Hospital sa Maynila. Nag-iimbentaryo ng ospital ng mga PPE para sa mga health worker at mga gamot para sa mga pasyente.
Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante, malaking tulong din ang booster shots sa mga health worker para mabigyan sila ng dagdag na proteksyon. Also, we are preparing for the healthcare workers, no? The decrease in the number of cases for the past weeks has more or less make us again, no, ready for the next surge, no? The healthcare workers are already given the booster shots. That's very important for us because when we had that recommendation, pwede nang mapabooster, we prioritize the healthcare workers. Para if in case meron uling surge, at least we are prepared and we are also protected. Sabi naman ng Private Hospitals Association of the Philippines, walang gaanong pagbabago sa paghahanda ng mga pribadong ospital. Ang problema nila ngayon, ang kakulangan ng health workers. The hospital, naging limitation naman lang namin ngayon are the number of nurses, no? But right now, I think medyo tumigil at the end of the year. Probably next year na ulit na magkakaroon ng mga resignations. But still, yun ang only limitation that we have right now number of healthcare. Everything is available, even yung mga anti-COVID na medications. Bukod sa border control, mahalaga ring paigtingin ang testing at agarang isolation sa mga positibo sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Ang ating call nga sa ating mga laboratories ay agad ipadala ang mga samples na nanggagaling sa mga kaso sa mga lugar na mayroong bigla ang pagtaas ng kaso para maaga nating ma-detect if ever if there will be any local transmission of this Omicron variant. Para maiwasang umabot sa worst-case scenario, paalala ng pamahalaan at mga eksperto. Ituloy pa rin ang mahigpit na pagsunod sa minimum health protocols at magpabakuna. Bianca Dava, ABS-CBN News. Mahigit 2.5 na bilyong indibidwal ang nabakunangan sa buong bansa sa unang araw ng National COVID Vaccination Drive kahapon. Ito na ang pinakamataas na naitala sa loob lang ng isang araw. Pero kapos pa rin ito sa target ng gobyerno. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Walang patid mula umaga hanggang hapon ang dating ng mga batang magpapabakuna sa Hiyas Convention Center sa Malolos, Bulacan para sa ikalawang araw ng Bayanihan Bakunahan National COVID Vaccination Drive. Dahil holiday, pwede naman po siya. Kasi nga po may bagong variant po tayo para at least po kahit kung sakali man po, safe na po sila. Sa katabing vaccination site sa Bulacan Capital Gymnasium na nakalaan sa ibang category, may mga dumating ng maaga kahit mas maikli ang pila. Mahalaga po kasi meron po akong dalawang baby. Nagbabaka sakali na rin po na hanapan, meron na po akong vaccination card. Sa isang mall sa Bulacan, vaccination team na ipinadala ng kapitbahay na Valenzuela City ang nagbabakuna. Sa buong Central Luzon na kinabibilangan ng Bulacan, nasa 297,000 ang nabakunahan kontra COVID kahapon. Bitin, pero malapit-lapit sa target na higit 300,000 individual kada araw para sa National COVID Vaccination Days. Meron kasing brand preference, alam naman po natin yan. Pero maganda po talaga, ang taas na rin naman talaga ng willingness to be vaccinated. Yung mga dahil nagdagsan sa vaccination sites, isa rin po yung mga medyo naiinip. Since it's a holiday today, we are expecting more will be coming today. Sa mga pangunahing vaccination sites sa Iligan City, hindi nasiksikan sa pangalawang araw ng National COVID Vaccination Program. Ang mga humahabol na lang, yung mga residente sa malalayong lugar na hindi na napuntahan ng mobile vaccination units. Naglabas kasi ng executive order si Mayor Celso Regencia na hahanapan na ng vaccination card sa mga sasakay ng pampublikong transportasyon at papasok sa mga pamilihan. May mga nagprotesta naman laban sa utos na ito ng alkalde. Sa Central Visayas, inanunsyo ng Regional Office ng Department of Health na naabot ang target na 150,000 individuals na babakunahan kahapon. Sa unang pagkakataon, nakapagbakuna ang Pilipinas ng higit 2.5 million COVID vaccine doses sa loob lang ng isang araw. Yan ay sa unang araw ng National COVID Vaccination Drive kahapon. Pero kapos pa rin ito sa target na 3 milyong individual kada araw para sa 3-day vaccination drive. Ang pinakaayos lang natin is 1.2 and we were able to double it. I'm still very confident na yung 3 million natin masasurpass natin yun. Unang-una, ngayon, walang pasok. We take this opportunity to advise our kababayans na
With the impending Omicron, we need to vaccinate. Pinakamaraming naibakuna kahapon sa Calabar Zone na sinundan ng Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas at Bicol Region. Isa naman sa pinakakaunting naibakuna ang BARM. Vaccine preference ang isa. Second issue talaga yung hesitancy ng mga seniors natin. And also third is yung accessibility. Talaga nakita natin na yung mga areas ng BARM is nasa island provinces. Ayon kay Galvez, tumutulong na ang AFP at DOTR para madalhan ng bakuna maging ang malalayong lugar. Mula sa target na 77 milyong Pilipino o 70% ng populasyon, 36 na milyon o nasa 46% ang fully vaccinated laban sa COVID, habang 47.5 million ang may unang dose. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte, bukas na gawing mandatory ang COVID vaccination. I may agree with the task force if they decide to make it mandatory. It's for public health. No, why am I? Huwag kang lumabas. Hindi po naman natin i-mandatory, but at least we'll make it harder to live while there is pandemic. Because that's the cost of mutation, sir, kung hindi ma-achieve yung herd immunity. Dahil din sa banta ng Omicron variant, inirekomenda ng NTF na isama na ang eligible essential workers o A4 priority group at mahihirap o A5 sa mga pwedeng bakunahan ng booster shot simula December 10. Sa pagtataya naman ni Galvez, bandang Enero magsisimula ang pagbabakuna laban sa COVID ng mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Pinag-aaralan pa ang epekto ng COVID vaccine sa bagong Omicron variant. Kaya paalala ng DOH, kahit bakunado na, patuloy pa rin sumunod sa minimum health protocols tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Kinumpirma ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena na mananatili siyang atleta ng Pilipinas. Ito'y kahit inaalok mano siya ng ilang bansa na maglaro para sa kanila. Nauna nang sinabi ng mentor ni Obiena na si Jim Lafferty na may offer kay Obiena kahit bago pa man pumutok ang issue sa pagitan ng atleta at ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Kaugnay sa mga akusasyong hindi umano niya binabayaran ang kanyang coach sa oras. Giit ni Obiena, malaking bagay sa kanya ang loyalty. At kahit anya dismayado siya sa Athletics Federation ng bansa, mahal niya ang Pilipinas at patuloy siyang kakatawan para sa bansa. Tuloy sa pag-iikot ang mga presidential candidates, ngayong ginugunita ang araw ng bayani na si Andres Bonifacio. Nagpapatrol, Mike Davalio. Sa liwasang Bonifacio sana magdaraos ng kanilang People's Proclamation ang mga grupong sumusuporta kina Presidential Candidate Leonie D. Guzman at Vice Presidential Candidate Walden Bello. Pero sa may Santa Cruz, Maynila pa lang, hinarang na sila ng mga pulis. Pati marcha papuntang Mindiola Peace Arch, hinarang din. Ayon sa mga pulis, walang permit ang grupo. Siguro kung buhay si Andres Bonifacio, malamang tatagain sila ni Gat Andres Bonifacio dahil yung basic na karapatan ng mga mamayan ay hinahadlangan. Samantalang dapat walang batas, walang patakaran na pwedeng sumagka doon sa karapatang pamamahayag. Si Manila Mayor Isko Moreno may sariling programa sa liwasang Bonifacio kanina, kung saan sinariwa niya ang sakripisyo ng bayani at ibang mga modern-day heroes. Ngayon, maituturing natin ang mga bagong bayani na mga doktor, nurses. Ngayong araw na ito, kinikilala rin natin sila sapagkat nakalulungkot isipin na yung ating mga doktor at nurses paid also, some of them, the ultimate prize, serving our people. Mga bus drivers at operators sa San Juan naman ang pinahalagahan ni Senador Panfilo Ping Lacson sa isang online kumustahan kanina. Ipinangako ni Lacson na wawakasan ang kotong napahirap umano sa kanila. Ito pwede ko nang ipangako ngayon pa lang na yung kotong sa kalsada mawawala at malaking tulong ito sa ating mga tsuper. Pati sa mga operator kasi minsan binibigyan nyo ng extra
para sa kotong lang. Ganito rin ang nangyayari doon sa mga traders, mga vegetable dealers. May extra silang binibigay, 1,000 minsan pabaon sa driver para lamang panlagay sa highway. So yon, pwede nang ipangako yon sa ngayon pa lang. Out of town naman ang ibang mga kandidato. Nag-caravan mula Borongan Sambar hanggang Tacloban City, Leyte, sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. May pagtatagpo ng mga supporters sa San Juanico Bridge na proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Napakagandang pangyayari ito dahil ang pagsasama ng isang Marcos at saka ng isang Duterte ay isang mahalagang simbolo sa pagkakaisa ng ating bansa. Nagsama from the north, nagsama ang Marcos. From the south, ayan ang Duterte. Nagkita dito sa Eastern Sama sa Borongan. Si Senador Manny Pacquiao sa Butuan City naman nag-caravan at namigay ng mga ayuda sa mga tricycle drivers. Kana mga Exxon, dili na pangako, kundi ipadayon lang nako ang akong gihimo sukat pa atong 2005. Nagpanghanda ng sukod sa Sarangani Province at sa Gira Santo City. Si Vice President Lenny Robredo nag-ikot naman sa Masbate. Ako pag nakikita ko po yung runway, lagi ko naiisip, eto din yung huling nakita ng asawa ko. Kaya yung Masbate po, parating malapit sa puso ko. Nag-crash ang eroplanong sinasakyan ng kanyang asawang si DILG Secretary Jesse Robredo noong 2012. Mike Navalio, ABS-CBN News. Going global na talaga ang P-pop groups na BGYO at Beanie. Bukod sa inaabangang performance sa 1MX Music Festival sa Dubai, big success din ang kanilang virtual tour sa Thailand at Indonesia. Nagpapatrol, MJ Felipe. Sawadika, PR Beanie! Sawadika, PR BGYO! Gaya ng kanilang matagumpay na One Dream Concert, back-to-back din ang P-pop groups na BGYO at Beanie sa virtual party para sa kanilang fans sa Thailand at Indonesia. Naka-interact nila ang Asian fans, nakipaglaro sa games, at na-interview din sila ng reporters mula sa dalawang bansa. Matapos ang virtual party, diretso Dubai agad ang dalawang grupo kasama ang iba pang artists gaya ni Moira de la Torre at Gigi De Lana para sa 1MX Music Festival. Sinalubong ng hiyawan ng fans ang BGYO at Beanie, pero dahil sa pagpapatupad ng mahigpit na safety protocols, hindi nakamayan ang dalawang grupo ang fans. Aminado ang Pinoy artists na sabik silang mag-perform ng live sa festival. I am so excited to finally be able to see you guys again. You guys are going to be the first audience we will see in 2 years, and so I'm just so excited. Feeling ko, mag-fulfill yung puso ko, tsaka yung soul ko and my mind, kasi ito na yun eh. Makakapag-perform ako ulit sa harap ng maraming tao. Nasa Dubai na rin si Easy Mill at handa nang ibuhos ang performance sa harap ng maraming Pinoy fans. This is crazy. Parang it's been a while since I've been back here. Sobrang late ko pa kasi noon. So now I'm just excited. Mga kababayan nga pala natin na nandito sa Dubai, I would like to invite all of you guys to go to the concert on December 3. And it's gonna be at the World Trade Center dito sa Dubai. Yeah. Tara, manood kayo. At bilang patikim, nagpasample pa ang mga Pinoy stars. Sa kitay, sa kalam, ito na ang gabing walang buwan. At ngayon, nandito na. Filipino rapper on the news, sit and enjoy it, cool. Hey, it's because news while I put the city on the map. Para sa mga team bahay, mapapanood ng live ang 1MX in Dubai via ktx.ph sa December 3, alas 10 ng gabi, at December 4, alas 11 ng umaga. Makakasama naman sa 1MX Manila sina AC Bonifacio, Jada, Angela Ken, Kritiko at iba pa. MJ Felipe, ABS-CBN News. Dadayo po tayo sa isang bansa dito sa Asia na may espesyal na okasyong ipinagdiriwang. Saan ba yan, Boyet?
Okay, Ate B, mga kapamilya, alam nyo ba kung anong bansa ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo? Ito po ay ang India na halos 1.4 billion ang populasyon. At alam nyo ba na sinimulan na nila ngayong taon ng countdown para sa ika-75 anibersaryo ng kanilang kasarilan? At kamakailan lang, ipinagdiriwan din nila ang kanilang Constitution Day. Makulay, masigla, at mayaman sa kultura at tradisyon. Ilan lang ito sa mga una nating naiisip kapag naririnig ang bansang India. Pero alam nyo ba na maraming bagay at kilalang tao ang nagmula sa India? Ito ang birthplace ng yoga na isa sa pinakamatandang mind and body practices sa buong mundo. Sa India din nagmula ang Ayurveda na isa sa mga tradisyonal na sistema ng medisina. Espesyal naman para sa mga Pinoy ang kauna-unahang Miss India na nanalo sa Miss Universe. Ito ay si Sushmita Sen na kinoronahan sa Pilipinas noong 1994. Isa naman sa pinakakilala sa buong mundo ay ang freedom fighter na si Mahatma Gandhi. Naging inspirasyon siya ng mga leader ng iba't ibang bansa dahil sa kanyang mapayapang paraan ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Halos 3 taon matapos makamit ang kanilang kalayaan, nabuo ang konstitusyon ng India na pinagtibay ng Constituent Assembly ng kanilang bansa noong November 26, 1949. Alam nyo rin ba na ang India ang bansang may pinakamahabang konstitusyon sa buong mundo? Meron itong higit 140,000 salita at higit 400 artikulo. Ito'y sadyang napakarami kumpara sa konstitusyon ng Pilipinas na may 18 artikulo. Sulat kamay pa ang kanilang konstitusyon at halos 3 years in the making. Mahalaga para sa bansa ang kanilang saligang batas dahil hanggang ngayon, ito ay sumusuporta sa diversity o pagkakaiba-iba ng kultura sa India. Mga kapamilya, hindi lang nagsisilbing gabay para sa higit 1 bilyong mamamayan ang kanilang konstitusyon. Inspirasyon din ito para sa ibang bansa, lalo na't ang India ang pinakamalaking demokrasya sa buong mundo. Sa mga kapamilya natin sa India, Happy Constitution Day po. Ito po si Boy at Season na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam na! Iba-ibang uri ng artwork ang ginawa ng mga bayan patroller bilang pagsaludo sa kagitingan ng tinaguriang ama ng rebolusyon na si Gat Andres Bonifacio sa kanyang 158 kaarawan. Sa Tarang ng Samar, gamit po ang kape at creamer. 3 oras nilikha ni bayan patroller Mark Noel Daras ang kanyang coffee artwork. Sabi niya, sana ay alalahanin at bigyang pugay ng bawat Pilipino ang mga bayani na nagsakripisyo para po sa atin. Food art naman ang imahe ng mukha ni Andres Bonifacio ang ginawa ni Bayan Patroller JP Basera Magdo. Gamit ang toothpick at food spices na curry at clove powder, nabuo ang artwork sa loob lamang ng kalahating oras. Dinarayo na mga Christmas na pasyalan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang po ang Hot Spring Leisure Park sa Clark, Pampanga, na tad-tad na mga palamuting eco-friendly. Nagpapatrol, Roland Escanilla. Kumukutitap ng mga ilaw at nagagandahang Christmas decors ang sasalubong sa mga bibisita sa bahay ng mag-asawang Edmer at Annalie Pilahio sa Kalinog, Iloilo. Agaw atensyon ang Nutcracker, Santa Claus na may mga reindeer at naglalakihang Christmas tree. Mahilig mag-ikot ang mag-asawa sa lugar na may mga makukulay na Christmas decoration hanggang sa magpasya silang lagyan din ng mga pamaskong palamuti ang kanilang bahay. Wala kaming ibang hangad kundi ang kaligayahan ng mga bata. Merong music at parang nasisimulize ng new hope na kahit ganito yung panahon ngayon, at least meron tayo
lang ng mag-asawa sa mga bisita. Sundin ang health protocols. Eco-friendly na for a cause pa. Yan ang mga dekorasyong pamasko na makikita sa isang hot spring leisure park sa Clark. Pagpasok pa lang sa lobby ng clubhouse, bubungad na ang iba-ibang Christmas displays kabilang ang Gingerbread Village. You know the pandemic, no? So the color, the concept, the things happen sa atin. So yun yung kaya namin nabuo yung concept. Andyan din ang Elves Village, kasama si Santa. Dala nung siyempre pandemic, siyempre medyo down yung ating economy. Mm-hmm. So I said to my team, hindi namin pa hayaan na hindi magagawa yung Christmas. Ginamit din nilang dekorasyon ang mga punong pinadapa ng mga nagdaang bagyo. Ang reindeer, gawa rin sa mga kahoy. Nagliwanag din ang bayan ng Leyte dahil binuksan na ng lokal na pamahalaan ang Christmas display. Roland Escaniel, ABS-CBN News. At syempre, hindi naman magpapahuli sa mga Christmas pailaw ang tinaguriang City of Lights, ang Paris, France. Larger than life ang Pasko sa Paris. Dahil sa mala Jurassic Park na mga palamuti, tampok ang higanting dinosaurs. Bumida ang mahigit 100 light sculptures ng dinosaurs at ilan pang long extinct creatures na gawa sa papel at metal. Target ng exhibition, hindi lang ang magpasaya ngayong Pasko, kundi ipakita rin ang mayamang biodiversity ng mundo mula sa nakaraang 600 milyong taon. Tatagal ang makulay na display hanggang katapusan ng January 2022. At yan ang mga balitang binantayan namin para po sa inyo. Ako po si Karen Davila. 25 days na lamang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano, nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. At anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omagadias. Maraming salamat at magandang gabi.